WhatsApp po, mga paps, mga karusi plus dyan. So, nice na ibagi sa inyo today na magpapalit na ako ng air filter kasi more than 20,000 yung ginakbo niya. So, kung ngayon air filter ko at pati yung kanyang fuel filter. So, proper maintenance lang talagang ginagawa ko kay Plus. At tuturo ko sa iyo kung yung pinagalit ko. Nasa vlog ko naman to. Gusto ko lang itong ibahagi sa inyo sa mga nagtatanong pa at parami pa rin nagtatanong. So, stay tuned lang kayo. Nais ko na ibahagi itong short video na ito. So, yun mga Karusi Plus. So, ayan. Nag-DIY na ako dati kung napapanood ninyo yung aking video about sa pagpalit ko ng air filter. So, ang pinalit ko talaga sa kanya ay itong filter ng ayan, Rouser, nakita nyo, Rouser NS150 na air filter. So, naka-square type siya. Square type siya, so ayun pinalit ko dati. So ngayon medyo okay pa naman siya, pero sinek ko nga, na randomly checking din ako kung okay pa siya o hindi. So kung meron kayong stock na filter nyo dati, aalisin nyo lang yung papel na to. Yan, makita ko sa inyo kasi dami pa rin nagtatanong sa akin na diba pinalit ko. So mga hindi pa nakapanood ng aking vlog about dyan. So far okay pa naman at malinis pa naman yung aking air filter. Gusto ko lang ibahagi kayo kasi nag-reserve na ako ng aking filter. So, gagawin nyo lang dyan, aalisin nyo itong papel na to kasi papel lang to. Kung mapapansin nyo, yan, papel lang yan. Sa mga stock natin, mapansin nyo, papel lang siya. Ayan, oh. So, aalisin nyo yan, iwan nyo lang itong screen na yan. At saka nyo isasalpak ito. So, at goma yan, yung gilid na yan. Ipipress nyo lang ito dito sa may baba na ganyan hanggang sa mag-fit siya. So, ganun ang ginagawa ko. Doon pa rin kasi ako doon sa pinaka-airbox na ta ng ating stock. At ang pinapalitan ko lang yung pinaka-filter niya. So, bili lang kayo ng NS150 na filter. Air filter. At saka ipalit nyo na doon. So, magiging ganito yung tsura niya. Ayan, hali ah. At tanggalin ko to at papakita ko sa inyo. Mga paps, ayan, tinanggal ko na. So makikita nyo yung stock natin, ipapil talaga siya. Tatanggalin nyo na yung papel na yon, sa kanyo, ipipit ito. Ayan. So ipipress nyo lang ito, pinakababa niya. Hindi ko kasi wala ang kumahal. Gawin ko muna at bago ko ito. Okay. Sasalpak nyo lang siya dyan at ipitin nyo ito sa bandang baba niya para magpit siya dun sa kanyang. Ayan. Kasi hindi nyo pwede siyang tabasan. Ito, goma to. Sasakal siya mismo doon sa pinakalak niya. Kaya walang hangin na lumusok dyan. Mga paps, so pizza. Goma naman kasing gilid niya. Ngayon kung gusto nyo, pwede nyo nalang tapean yung gilid niya para hindi rin lumusok yung ano. So ganyan lang siya. Tapos pwede nyo na siyang ipamalit. Isalpak nyo lang ganyan sa kamayan. So ganyan lang ako magpalit ng air filter ni Plus. So ito yung pinagpalitan ko nung kailan. Medyo okay pa naman siya. So randomly checking din kasi ako. Pagka talaga marumi at marag na. So, meron na akong reserva. At yan nga yung NS Kawasaki Rouser NS150 air filter. So, reserva ko pa rin to. Hindi pa siya ilalagay kasi hindi pa naman barado yung aking filter. So, tips lang po to sa mga inyo, mga ka-plus, na gusto nyo pa rin na magpalit ng air filter. Alagaan nyo lang si Plus para hindi rin sumakit ang inyong ulo. Man, check naman natin yung ating fuel filter. So, randomly, kinicheck ko talaga to para malaman ko kung madumi na siya o barado na. Ayan. Kung nanonood ko po kayo ng aking vlog, ano po ang ginawa po natin. Kailangan natin tanggalin itong filter. Wait lang po. Ayan po, tulad ng sabi ko, lagi kong kinicheck yung aking filter kung okay pa siya. So, nagpalit ako nung kailan. Ayan, kung mapapansin ninyo. Ayan siya. Ayan. So, tinan nyo kung gano'n na siya kadumi. Imagine ninyo kung di kayo nagpapalit ng filter. Ayan. Pang RS150 yung inalit ko nung kailan dito. If I'm not mistaken, hindi ako nagkakamali. So, lagi lang i-check. So, ibig sabihin nito, madumi na siya at malapit na rin ako magpalit ng aking fuel pump filter. So, ayan mga paps, tinan nyo na kung gano'n sa karuni. Imagine nyo kung hindi kayo nagpapalit niyan, so may experience yung mamamatay-matayan na kayo kasi barado na siya. Sabi nga ni Sir Mel, hindi ito nililinis o pinapuputi. Kasi
nagbara dyan yung residue ng gasolina, ay kailangan talaga palitan. So, malapit na rin ako magpalit kasi naka 20,000 na. Actually, may binili na ako reserva. Papalitan ko na lang to. Kung makikita nyo sa unang vlog ko, ang puti-puti niyan. Tapos ngayon tinan nyo, barado na siya. Sinik ko rin siya. So, almost malapit na rin ako magpalit ng ating filter kasi madumi na siya. So, ibabalik ko na siya doon. So, nag-reinforcement din po. Pagka nadikitan nyo siya, nagyan nila ng cable tie o zip para hindi rin siya basta matanggal. So, may dikit po yan doon. Super glue. Tsaka ako tinalihan. So, just to share lang po. So, ibabalik ko na po siya. Hindi pa ako magpapalit ngayon. Tsaka pwede pa naman siya. Hindi pa ganun kanong kahitin. Pero may itim na siya kung titingnan nyo. Itim puti yan. So, nasasala niya talaga yung residue ng gasolina. Kabit niyan ay paganyan. So, yun yung kanya floater. So, pag nag-stack up lang yung floater, ayusin nyo lang yan, baka naipit. So, babalik na natin siya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.